Okay na okay po talaga itong Supra GTR. Basta Honda, tibay at lakas, tipid sa gas. Nasa Honda yan mga idol. So what's up mga idol? Kumusta po kayo dyan? Chris Ride Moto Vlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES, Duix Am Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Meron po tayo ditong Honda Supra GTR 150. Marami rin kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to mga idol. Honda Supra GTR 150. So meron tayo ditong glossy black tsaka itong glossy red. So alamin natin yung spotcast na ito, installment update. Quick review natin mga idol. Ito po yung natitirang 150cc na underbone ni Honda. Pantapat niya sa Raider 150 Fi tsaka sa Sniper 155 ng Yamaha. So parehas po pala ito sa aking motor. Ayan, Honda Supra GTR 150 ko yan mga idol. 3 years and 8 months na, goods pa rin sa akin mga idol. Hindi pa ako binigyan ng malaking problema niyan. Alamin natin yung spotcast niyan. Mag-start tayo sa minimum down payment nila na 8,500, then 20,000 na down payment, 30,000 and 50,000 na down payment. Kung magkano na lang po yung monthly nito. Pagdating naman po dito sa headlight niya, naka-LED na po ito mga idol. So ito po yung low beam, ito naman po yung high beam. So pagdating dito, wala naman masyadong design, pero may mga 40 siya, naka-matte black po siya. Pero may nabibili naman tayo mga visor nito ni Honda Supra GTR 150, mga aftermarket na parts. Maganda, parang Ultraman yung design niya dito. Tapos meron sa dito ang paliter M. Butas po siya dito. Tapos makikita mo dito yung, so ito po yung horn niya. Ayan, nasa loob po. Nabalutan po siya ng glossy black na plastic. Yung decals niya dito, nakalagay dito, racing. Tapos meron sa ditong gray na decals. So PGM FI. Ayan, fuel injection na po ito. Napakatipid po nito sa gas. Proven and tested ko na po yan. So pagdating naman dito sa front shock niya, dito sa telescopic niya, napakalaki po talaga. Kahit 3 years and 8 months na yung motor ko, never pa ako nakaranas ng lagatok sa dito sa telescopic niya. Hindi po talaga lumalagatok basta-basta mga idol. Napakatindi nito mga idol. Made in Showa po yan. Sa front fender niya, ayan, glossy black. May kunting decal siya dito. Red tsaka ano, gray. Di, napakaganda rin ang pagkakadesign niya mga idol. Ayan, oh. Dito naman sa bandang likod, napakahaba rin ang fender niya. Naka-matte black na rin po yung nasa likod niya. Meron din po pala itong park light. Pwedeng-pwede niyo po yan napalitan ng ano, LED na bulb. Ayan. Ito naman po yung signal light niya. Naka-halogen bulb din po yan. Napaka-aggressive ng design ni Honda Supra GTR 150. Ito naman po tayo sa braking system niya dito sa harapan. Ayan po, naka-hydraulic disc brake. Naka single path piston caliper po siya. Maganda po dito kasi hindi po siya basta-basta naglalock. May kunting ikot pa sa bago maglock. So napakaganda. Okay na okay po siya. Hindi ka basta-basta masisimplang. Ito naman po yung mugs niya. At ito naman po yung gulong niya. Naka street tire po ito. So ang size naman po ng gulong niya dito sa harapan ay 90 by 80. 17 inches po yung laki ng mugs niya. Naka tubeless na rin po ito. So napakaganda. Ito naman po sa bandang side niya, makikita nyo dito, meron po sa ditong decals na Honda, tapos Supra naman dito sa Tohati. Ibig sabihin yan, one heart. Kung dito po banda, naka-open po ito mga idol, para madali lang i-maintain, pwede nyo nang kalikutin. Pwede nyo naman po yan bilhan ng aftermarket na cover. Para po doon sa akin, may aftermarket na cover ng engine niya. Ang makina po nito, nagtataglay po ito ng 150cc. Naka dual overhead cam, naka 4 stroke, so liquid cooled na po ito. Papansin nyo mga idol, napakalapad ng ano niya, radiator niya. So nilalagyan po yan ng coolant. Dito naman po tayo sa brake light at tail light ni GTR 150. So ito yung grab bar niya mga idol. Maganda rin yung pagkaka-design, patulis din po siya dito. Tapos yung design ng tail light, brake light niya, ayan, patulis din po siya. So kaparehas niya po pala si CRF 150L. So ito naman po yung signal light niya, nakahiwalay po sa ditong ano, pakpak. Ayan po mga idol. Oh. Napakalapad din po ng back fender niya. Ito naman po yung lagayan natin ng plate. Ito naman po yung muffler niya. Napakaganda kasi pataas po siya mga idol. Tapos pa ganun. Ito yung isa sa nagustuhan ko sa motor na to. Braking system niya sa likod. Naka-hydraulic disc brake.
Naka single path piston caliper po siya. Ito naman po yung gulong niya sa likod. Ganito po yung design ng gulong niya. So ang size naman po nito ay 120 by 70 and then 17 inches naman po yung laki ng mugs niya. Ito naman po yung brake pedal niya. Slim na po yung brake pedal niya. Dito naman po tayo sa handlebar nito ni Honda Supra GTR 150. So dito po sa bandang kanan, nandito po yung high beam, low beam, horn, and then turn signal light. So dito naman po sa bandang kanan, nandito po yung electric start. So wala lang po itong hazard, kill switch, tsaka pass light. So wala po sang ganun mga idol. Pero okay na sa akin mga idol itong Honda Supra GTR 150 natin. Napaka-simple lang. Tapos ito yung isa sa gustong-gusto ko dito, itong instrument panel gauge niya doon sa Supra GTR ko. Yan po. So napaka-detalyado rin ng instrument panel gauge nito. Dito po yung fuel gauge. Dito naman po yung RPM sa bandang taas. At odometer, speedometer. Doon din po itong gear indicator mga idol. So ito naman po yung body design niya dito. So ako nilagyan ko na siya ng steep grill. Ayan po. Nilagyan ko po yun ng steep grill. Para malagyan natin ang mga gamit pa. Pwede natin lagyan ng patungan ng gamit. Box or bag ng ating anak kung magsusundo tayo sa school. So ito naman po yung susian niya mga idol. Yung ignition niya. Napakasimple lang po nito. Ito naman po yung upuan niya. So hindi sa masyadong malambot. Tapper din po sa dito sa backride. So mas mataas po yung upuan ng backride natin. Tapos ito naman po yung sa driver natin. Napakaganda po nito kasi hindi kadadaos-dos dito kasi meron po sa ditong bukol pa. Tingnan naman natin yung underseat nito. Wala po itong compartment. Pero may maliit po sa dito na pupus ang lagayan dito ng tools konti. So ako nilalagyan ko pa dito ng basahan mga idol kasi napakaluwag pa dito banda. Ayan. So maganda po dito kahit ilusong mo to sa baha, hindi mapapasukan yung air filter niya. Ilang beses ko na rin yan nalusong sa baha itong Supra GTR ko. Hindi po talaga ako natirikan. Okay na okay po talaga itong Honda Supra GTR 150 mga idol. Ako naman po tayo sa spotcast nito tsaka installment update mga idol. Dalawa lang po talaga ang available na kulay nito. So kayo na kung bibili kayo ng aftermarket ng mga decals, meron po sa mga online shop, available po ang mga decals ni Honda Supra GTR 150. So ang spot cash po nila dito ay 106,000, pero meron po silang promotion less 5,000 nito mga idol. So less 5,000, so kung 106,000 magiging 101,000 na lang to mga idol. Itong Honda Supra GTR 1 natin. Less 5,000 po kasi sila. Mako naman po tayo sa minimum down payment nito. Minimum down payment niya po ay 8,500 pesos. Sa 1 year, diretso na po tayo sa 1 year, 10,233. Sa 2 years naman po ay 6,087 pesos. Sa 3 years naman po ay 4,705. Rebates pa po yan ng 200 pesos mga idol. Kung maaga po tayo magbayad. Nagpa-compute din pala tayo kung 20,000 yung down payment natin. So ang monthly na lang po nito, 20,000 na down payment ay monthly. Sa 1 year ay 9,073 pesos. Sa 2 years, 5,407. And then sa 3 years, 4,184. Rebates pa po yan ng 200 pesos. Ayan po, 20,000 na down payment po yan mga idol. Sa 30,000 na down payment naman, nagpa-compute din tayo ng 30,000 na down payment. So ang monthly na lang po nito sa 1 year ay 8,065 pesos. Sa 2 years, 4,815. Sa 3 years naman po ay 3,732 pesos. Rebates pa po yan ng 200 pesos kung maga po tayo magbayad. And yung last, nagpa-compute tayo ng 50,000 na down payment. Ayan, 50,000 na down payment para ma-idea po kayo. Sa 1 year naman po nito ay 6,048 pesos. Sa 2 years, 3,632. Sa 3 years naman po nito ay 2,826. Rebates pa po yan ng 200 pesos. So mas makakamura po kayo ng monthly kapag mas malaki po yung down payment nyo mga idol. Sa mga previous naman po nito, meron po silang free helmet, jersey, TPL insurance, and then 3 years LTO registration para po yun sa mga bagong kuha ng motor. 3 years and 8 months, talagang hindi ako binigo ng motor na to. Napakaganda ng handling, napakaganda ng makina. Binibigay niya talaga sa'yo ang gusto mong lakas ng motor na to. Grabe.
139 kilometer per hour yung natakbo ko sa motor na to, top speed ko 139 kph. Okay na para dito sa Honda Supra GTR 150 natin na stock. Okay na okay po talaga itong Supra GTR, basta Honda, tibay at lakas, tipid sa gas, nasa Honda yan mga idol. So ito po yun mga idol, yung motor ko, 3 years and 8 months, 48,871.6. Ayan o, di basta-basta, 48,000 odo. Ayan po yung natakbo niya, 48,000 na po. Marami po kayong aftermarket na mabibili. Pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone. Ayan o, pwede na po kayong mag-charge dyan. Tapos, meron na po siyang lagay ng cellphone natin dito, cellphone holder. Meron na rin po siyang switch ng mini driving lights. Ayan po, mini driving lights natin. Ayan po mga idol, yung motor ko. 3 years and 8 months, neighbor pa po ako nagpa-change ng oil dito. Kasi maganda pa po talaga yung play ng telescopic nito mga idol. Mayroon na tayong bilipan, engine cover, steep grill. Ayan po. Ito naman yung Rock X. At ito naman po yung ano natin, top box. So ayan po mga idol, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. Disclaimer lang po mga idol, lahat po ng nabanggit ko na price at discount ay based lang po dito sa Duwix Sam Incorporated mga idol. Hanggang dito lang po muna ang ating video ngayon. Ride safe always and God bless you all. Thank you!